to. Bawat isa pa. Ah, yung magandang intention po ng gobernador ay meron ilan na iba ang tingin. Ah, iba yung interpretasyon naman nila sa magandang intention at gawain ng ating gobernador tungo sa ikabubuti ng lalawigan. At dito sa budget na lang, dito natin makita mga kaibigan, na yung mga ipinangako nung kampanya ng ating gobernador, di baga ni gobernador ini, adanto dito tulay, no barangay left behind, adanto di 3 million di bawat munisipyo. Eh mga kaibigan, yan po lahat, yung mga pondo na yan ay nakalaan po, nakapaloob po sa annual investment plan po ng ating lalawigan. Eh kung hindi aprobado, paano ngayon ano? Paano ngayon na mapaipatubad ng ating gobernador yung mga proyekto? Kaya sa susunod na election, sigurado ang mga sasabihin ng mga para na mga board members na yan. Ah, maliban dun sa dalawa. Eh anya meti pagbagan ni gobernador ini o anya ti project na hanamin na ipatubad. Pero hindi naman na ipatubad, sabi nila. Pero ang totoo, sila ang may kasalanan. With all the good intentions to be, pwede ra, ikaw po ay anong political affiliation? Mga kaibigan, ang common denominator dapat dito, yung ika nga, kung paano mapabuti natin ang lalawigan ng Cagayan, paano po natin may deliver ang mga serbisyo para sa ating mamamayan. Tanggalin na muna ang ating ano, na 2 years pa eh, 2 years pa eh. Malayo pa, asikasuin naman natin ng ating lalawigan, ang ating taong bayan, na naghihikahos sa mga bagay na ano, kung saan ay nakadepende lamang kuminsan sa liderato o leadership ng ating mga binigyan na maglingkod sa atin. Ay, aga-aga pa para ika nga, mamuliti ka na. Ha? Aga-aga pa. Tanggalin na muna, ano na yan, ibuhos natin ang ating attention sa ating lalawigan. Pero iba eh, ang nangyayari, there is no, we cannot say there is a harmony between the legislative branch of government dito sa ating ehekutibo. Para bang, ano ba, naghahanapan ng tinatawag na kasalanan yung isa, konting bagay lang, pinapalaki. Ha? Okay mga kaibigan, pakinggan natin ang ating gobernador kung saan ay nasa linya po siya. Isang magandang umaga po, Gov. Gov. Yes, Gov. Marami ang nakikinig sa atin ngayon, Gov, dahil ang ating unumpisahan na usapan dito ay tungkol sa ilang mga bagay na binabato po sa inyo na kung saan ay kulang po o walang basihan po na kung saan baka maniwala yung ating mga mamamayan dahil sa kung minsan ay kahit walang basihan ay paramihan ng radio presentation. Kaya ngayong araw, Gov, ay maaari ba nating sagutin at alam naman namin na yung ibang mga sinasabi sa iyo ay nakarating na po sa inyong attention po. Yes sir, merong nagsasabi sir na kung saan may diferensya po daw ang operation o pamamalakad ng ating Treasury Department dahil nalilate daw yung sweldo. Wala namang sir, wala namang basehan ng mga usapin na ito sir. Maari ba tayo magbigay ng konting kapaliwanagan sir? Sabi ko naman, ako, ang pagkakas, ako, alam naman natin, naman lang sa lahat yun. Pero,
kung ano yung dapat natin i-prepare ang katapos namin. Ito yung kamalakas na bagyo na sumama sa atin. Ang importante, na alamin natin yung priority natin dahil na ating system na nangyari na yung ating natin na tayo natin. Dahil at pagkakas yung parte, kinatuhan ko nila ako. Ako lang po yan. How many people
Kita ada seluruh pokok, tetapi ada sebelah
meron tayo dito ang Atona Republic, ang Transformation, Prokta, Tukap, Tatalip. Medyo nakat si Governor. Yes, Gov. Medyo nawala po tayo si Ere, no? Anyway, mga kaibigan, ang tinutukoy po ni Governor ay kugnay po sa hindi pagsang-ayon ng ating mga provincial boards ng pag-aproba po ng budget na kung saan napakaraming mga proyekto ang nakapaloob po dyan na dapat pondohan kung halimbawa inaprobahan sana. Dito magpapakita mga kaibigan, dito nagpapakita mga kaibigan na gusto talagang pilayin ang administrasyon po ng ating kasalukuyang governor. Well, of course, pero napakita mo na talaga lahat ng magandang proyekto na para doon sa masa ay biglang aayawan. Para ayaw ba ng pagbabago? Ayaw ng reforms? Si Governor, direct na lang. Direct na lang? Paano ang gawin natin? Yan po, speaker. Yan, okay. Okay na. Yes, Gov, continue po, Gov. Sige, lagay natin doon. Yes, mga kaibigan, change lang tayo. Mapakinggan na natin muli. Kasalukuyan po, inaayos po yung linya para mas malinaw po ang pagtanggap natin sa mga paliwanag po ni Governor kaugnay po sa hindi pa ka-aproba ng budget kung saan dito nakakatalo ang ating mga progreso ng ating mamamayan dahil napakarami po ang mga bagay-bagay na dapat pondohan ng go on na? Okay na? Go on, Gov.
Gov, kasi parang nakikita ng mga tao na yung magandang reforma po para sa ating probinsya ay parang inaayawan po. Inaayaw. Okay. Mga kaibigan, at meron pang konting oras, minuto, kaya kunin na natin. Gov, may we have now your parting shots dahil alam naman namin na napakarami po ang nakikinig ngayon. In fact, maraming text na pumapasok, pero para hindi po kayo maistorbo sa ating mga ideas po. Can we have now your parting shots, Gov? The entire province is listening to you. Maraming salamat po, Gov. Mga kaibigan, ang tinig po ng ating ama ng probinsya ng Cagayan, Honorable Manuel Mamba, kung saan ay atin naman ang pakinggan ang kanyang paliwanag kaugnay po sa hindi pagka-aproba ng ating budget, na kung saan ay napakarami mga proyekto ang napilay po. Napilay ka ko dahil, pero bagamat napilay, mga kaibigan, mayroong mga paraan din, alam ko, ang ating gobernador upang sa ganun na madelay man lang, kahit madelay, sabi ko, basta maipatupad yung mga pangako niya sa sarili na niyang initiative. Kung paano niya gagawin, hindi ko po alam. Pero alam ko naman na ang mga gusto pong gawin ng ating gobernador ay maipatupad po ito. Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Sa ngalan din ni Eugene at si Aida, at si Roger Sending na regular na encore natin sa ating Kagandang Balita, Pabaruen di Cagayan. Anyong lingkod, Oji Herona, nagsasabing maraming salamat. Isang magandang tanghali na sa atin lahat. Babayo. The contents of the preceding program and the opinion